A day in my life as a chef na nakatira dito sa bundok. Mustamos mga dong mga dahil ang lutuin po natin ngayon ang napaka-special na namana pa natin sa ating mga kanuno-nunuan. Kaya ko isa ka sa nakatotok sa video na ito. Pahuhulaan mo kaya kung anong lutuin ko? Mag-comment na! At dahil nga nandito na tayo sa bundok nakatira, siyempre naman magtanim-tanim tayo sa mga palibot. Sa hirap ng buhay ngayon, kahit ang pagbili ng gulay ay mahihirapan ka na talaga sa tumang kalisod. Magtatanong nga pala ko sa inyo, saan ba gusto nyong tumira? Sa syudad o dito sa bundok? O siya, kung saan-saan na napunta yung ating usapan, ito na nga pala yung aking mga hinarbis. Wow, grabe talaga ito si Dudong. Ang kagandahan sa recipe na ito ay isagol-sagol mo lang yan. Kung isa ka sa mga taong hindi marunong magluto, Diyos ko naman, panoorin mo ang video na to. Baka dito mo lang matutunan kung paano talaga magiging professional chef. Mas mainam na tayo na magluluto ng ating pagkain kaysa naman umaasa tayo sa mga hingi-hingi lang sa iba o bumibili tayo ng mga luto na daan sa karinder niya. Hindi natin alam sa pag-process niyan, baka galing pa siyang nalibang at nangingilo. Wah! Grabe na talaga at nasasagol na pala yan sa pagkain mo, kaya tayo magkakasakit at ang hirap na magkasakit sa panahon ngayon. Dito pa naman dito sa aming area dito sa Agusan del Sur, ang layo ng mga hospital. Shout out! Kaya kung maging mayaman ako dito sa area na ito, kung papa pala rin, magtatayo ako ng hospital. Pero ang tanong, paano ba yumaman? Ang tanging meron lang ako ay mayaman sa pagmamahal. Wah! Pero ang natutunan ko, kahit hindi tayo mayaman, ang importante buhi. Kung umabot ka na dito sa video na to, mag-comment ka kung gaano ka na ba kayaman. May ipon ka na ba? May negosyo? May sariling bahay? May magagarang kotse? Kung lahat yan ay nasa sayo na, edi wow! Bilang chef dito sa bundok, importante talaga ang paghuhugas ng mga niluluto nyo. At sagana tayo sa mga dahon-dahon ngayon, make sure lang talaga na walang mga ulo dyan, baka masagol yan. Sabagay, kung masasagol yan, hindi mo naman yan mailhan kasi green din ang kulay nyan. At dahil hindi pa namunga yung ating tanim na okra, bumibili muna ako ng mga okra dyan sa palengke. Kaya lang yung okra, nilagay ko sa rip at paglabas ko sa rip, nakukuyot na yan at parang namamatay na siya. Kaya okay na, isasagol natin yan kasi isang dekada na yan nakatago sa rep. Siyempre, nag-aandam na tayo ng mineral water dyan sa ating kaldero at nilunod mo na lahat ng mga lamas dyan. At inablihan ko naman yung aming rep kasi parang may piniritong isda dito na nakakain na bahaw-bahaw na siya at hindi maubos. Ubos talaga. Kaya timing yan. Yan talaga ang pang-perfect pang-sagol dyan sa gluto na yan. Ang pagluluto ay parang buhay yan. Buhay mo na kailangan mo talagang lagyan ng mga lamas, mga timplada sa kinabuhi. At yan, tingnan nyo naman, nagbukal-bukal na talaga yan. Wow. At nilagyan ko ng pangpalasa yung nor cubes at churbalo ek-ek at tinikman ko na wow, grabe. Inulit ko ang pagtikip kasi wah, para dagdag lasa, pwede nyo yung dagdagan ng patis. Ngayon sabihin nyo kung mahirap ba yung recipe na yan. Kahit naman siguro mga bata ay pwede makaluto nyan. At sa sobrang daming hinarbis ko na dahon dito sa aming paligid, nagkalisod ako sa pagbutang niyan. Buti na lang naisip ko, may taklob pala yan. Tatakloban mo lang yan at mahuhuyos na yan. Wah! Alam nyo ba sa recipe na yan, hindi pwedeng malata yung mga gulay nagdahon dyan. Kasi mawawala na yung mga sustansya. Yan ang sabi ng mga matatanda. At dahil luto na siya, syempre huwag kalimutang patayin ang gasol. At ito, binuksan ko na para maglaway ka. At inukay-ukay ko talaga yung mga isda dyan na nakatago sa loob kasi gusto talaga nilang magtago. Ayaw nilang pakain sa mga tao. Wah! Ano nga ba ang tawag sa recipe na ito sa inyong lugar? Noong nandun pa ako sa Cebu, ang tawag nila dyan ay Utan Bisaya. Dito sa Surigao del Sur, ang tawag nila dyan is Lauoy. At dahil sobrang gusla na kami dito, grabe, nagkiningkoy talaga kami sa pagkain. Kaya hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye!